Meron ka ba na? Yan, art daw po yan. Yan, art. Ayan daw po yung art. Kaya ko din yan eh. Pwede pala ako maging artist. Ayan daw yung art eh. Sa ating mga kasama, mga kababayan, mga kabataan, lilinawin ko lang ha, para maliwanag tayo sa isa't isa. Umasa kayo na ang pamahalang lungsod ay malayang tinutupad. Ha? Mahigpit na pinatutupad ng pamahalang lungsod na pantay-pantay ang pagtingin ng pamahalaan sa lahat. Walang babae, walang lalaki, walang tomboy, walang bakla. Pantay-pantay. Walang mayaman, walang middle class, walang mahirap. Pantay-pantay din ang pagtingin ng pamahalaan. At umasa din kayo, ako personally, naniniwala po ako sa malayang ekspresyon ng pananaw ng tao. Garantisado yan sa Constitution. Dito, magagawa niyo yan sa Maynila. Hindi ko lang alam, hindi ko kayang garantiyan yung ibang lugar. You can express yourself. Your anger, your hopelessness, ang tawag din yung nawalan ka na ng pag-asa o wala ka ng tiwala sa pamahalaan, iginagalang ko yan. Dahil sa hindi ko kayo masisisi. Dahil maaari sa mga nagdaang panahon, maraming mga walang yang politikong katulad ko. Marami ring batugang politikong katulad ko. Kaya kung bakit hindi ko kayo masisisi na kumisan, frustrated na kayo. Okay? Sa mga organisasyon, lahat to, it goes all to you. Makakanan ka, makakaliwa ka. Lahat kayo, nire-respeto ko. At alam ninyo, kayo dyan, na nanonood, nakaisa ninyo ako. O kaya, kung ako'y kaisa ninyo, kung ako'y nakakaunawa sa katatayuan ninyo, huwag ninyo akong itaboy. Asok dulang kamuhian ko kayo. Huwag po ninyong gagawin yun. Bakit po? Habang ginagalang ko ang inyong karapatang pantaw, karapatang itinalaga ng batas, ng konstitusyon sa bawat isa, garantiya, freedom of expression. Habang yan, nililingon ko at ako'y may pangunawa sa hinahanap ninyong long and just peace, no? Ay huwag nyo naman o sana. Ako, buong kababa ang loob na nakikiusap sa inyo. Huwag nyo pong babuyin itong aming mga pasilidad na ginagamit ng tao. Bakit ito naging madamdamin ang aming pagtingin sa parte, lalo na yan sa Lagus Nilad, underpass. Para sa mga kabataang hindi pa ipinanganganak, di ko alam kung ang mga tumira niyan, estudyante, mga bata, siguro mga 15 anyos lang kayo, o 17 anyos, hindi ko alam sino nag-utos sa inyo. Ha? Malamang, nung panahon na yun, dumedede pa kayo sa nanay ninyo. So, wala kayong nauunawaan. O ngayon, ipauunawa ko sa inyo. 15 taon, walang lumingon na gobyerno ng Maynila, na leader ng Maynila. Ito po ha, sa baba lang ho ito ng City Hall. Ito po, opisina ng alkalde. Maraming mga tao dyan. Ayusin ko ito, ayusin ko yan, ayusin ko ito, ayusin ko yan. Ito, katabi lang. Hindi napamahalaan. Ginagamit ng taong bayan. Hirap na hirap ang taong bayan
na ginagamit ang underpass para sa kaligtasan ng lahat. Hindi sila tumawid sa ibabaw. Ngayon, nagkaroon kayo ng alkalde na bago linisin ang may bahay na may bahay, yung sarili niya munang bahay ang nililinis niya. Inalis kong obstruction para magamit ng mga estudyante nang walang obstruction sa underpass. Pagtingin ko, ang panghi. Bumabaw ako, ang panghi, amoy tae. Just so you know. Ginawang banyo yung ilalim ng lagos nila. Pinaliguan ko. Marami salamat kay Happy Toothpaste. Binigyan niya ako ng, das? Yung detergent? Bumula! Naibalik sa dating normal na amoy. May nakita ko parang dugyot na dugyot ng dingding. Humingi ako sa Davis ng pintura. Humingi ako sa Boysen ng pintura. Tinira namin. May nakita ko durug-durug yung ilaw, madilim. Fluorescent lamp ang nilagay ko, hindi magarbong ilaw. Naipanghingi ko pa. Ngayon, hindi siya maganda, pero maliwalas na siya. Maliwalas nang parang gamitin ng mga ordinaryong taong sabi nyo, ipinaglalaban nyo. Una, sino ba humingi ng tulong sa inyo para ipaglaban nyo sila? You volunteer yourself para ipaglaban nyo daw sila. Para malaman nyo lang. Ngayon, naglinis ang gobyerno after ng 15 years, walang gumalaw niyan. Napapakinabangan na ng tao, nawala yung mga taong kinamumuhian ninyo na namemerwisyo sa kapwa niya mahirap. Akala ko ba yun ang pinaglalaban ninyo? Pangalagaan ng mga napi, proteksyonan ng mga mahihirap, lingunin ng gobyerno ang mga nangangailangan. Akala ko ba yan ang pinaglalaban ninyo? Dinumihan ninyo. Then you call yourself artist. Art ba yan? Sabi ko nga sa inyo, kaya ko rin yan. Tanong, pinagbabawalan ko ba kayong i-express ninyo ang inyong mga... Hindi po, manawa kayo. Ang dami sa Facebook ko. May Facebook account kayo. Ba't hindi nyo doon tirahin? Wala pa kayo na permission na express nyo pa sarili ninyo. Kinalulugod ninyo na ganyan ang itsura. Ano naman ang kasalanan namin sa inyo bilang mga taga-Maynila? Kayo ang sumagot. Ngayon, sabi ng spokesperson ninyo, humihingi daw kayo ng tawad. Sabi nyo doon sa yung Facebook account nyo? Ayoko na sabi, sisikat pa kayo. Sige. Hindi kayo dadami. Gusto nyo ng real talk? Hindi kayo dadami. Bakit? Kinamumuhian kayo ng tao. Ba't kayo kinamumuhian? Tama ang layunin nyo. Pero mali ang pamamaraan ninyo. Huwag nyo ako itaboy. Mawawalan kayo ng mga taong nakakaunawa sa inyo. Huwag ako. Huwag ang Maynila. Wala kaming, hindi namin yan tinatalikdan. Yung mga suliranin na yan. Suliraning nasyonal yan. Although it involve us as Filipinos. But for the meantime, we have a problem. Kala ko ba ayaw nyo ng lugmok na gobyerno? Ngayon, nagsasaayos ang pamahalaan para sa kaparanan ng mga higit na nakakarami. Sino ba ang higit na nakakarami? Di ba mga mahihirap? Di ba nakakuha na kayo ng kakampi? Sabi ninyo, pabahay. Yan ang inireklamo nyo sa kalye. Nagagawa ako ng pabahay. Ito, pera ng taong bayan. Pera nyo, binibigay sa Maynila. Dolyares.
Sino, saan kayo nakakita ng gobyerno? Sige nga, kayo nga magsalita. Gobyerno binibigyan ng pera ng taong bayan, pera niyang personal. Ayan, no? Pera niyang personal. OFW, immigrants, Filipino all over the world. Binibigay, Filipino dito. Ayan, 10,000 pesos. Pesos, dollars. Oh. Saan kayo nakakita ng gobyerno? Pinagkakatiwala yung pera nilang personal sa pamahalaan. So, ano naman ang kasalanan ng Maynila sa inyo? Oh. Ayun naman ang aking panawagan. Wala akong laban sa inyo. Magulang nyo nga, hindi kayo kayang bantayan. Kayo, kami pa kaya. O pero, pasensyahan po tayo ha. Ako po'y taong pamahalaan. May responsibilidad na inatang sa akin ang mamamayan. Tutup din ko yung mga obligasyon ko na yun. Papapanagutin ko kayo sa mata ng batas na may paggalang sa inyong karapatang pantao. Eh sana nagkakaunawaan tayo. O sige, kayo humihingi ng tawad. O sige, kapwa tawad tayo. Nandiyan na yan. Let's move on. Huwag nyo nang uulitin. Maawa po kayo sa amin. Kung kayo'y naawa talaga sa amin, idal ipinaglalaban nyo kami. O kami nang ipinaglalaban ninyo, nagmamakaawa din sa inyo, huwag nyo po kaming babuyin. Total, pinaglalaban nyo kami. Tinatawag ninyo ang aming pansin. Na pinaglalaban ninyo ang karapatan namin. O kami namang mga ipinaglalaban nyo, uulitin ko, nananawagan din. Huwag nyo po kaming babuyin. Huwag po. Huwag kayo magtaboy ng kakampi. O pagkwentuhan nyo na yan. Pagpiestahan nyo na yan. Basta pasensyaan tayo. You can do whatever you want to do. This is a democratic country. But in democracy, there is responsibility. Diba? Sana hindi kayo estudyante ng eskwelahang siyudad ng Maynila ang gumagastos. Hindi po ako nagbababala. Dahil kung kayo rin lang naman ang papag-araling ko at ganyan ang magiging lahi ninyo, o mabuti pang ibigay ko na yan sa ibang bata yung pagkakataon makapag-aral silang matino at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kayo'y walang karapatan. Naggastusin ninyo ang pera ng taong bayan para kayo'y papag-aralin. Ang matutunan nyo lang ay mamerwisyo ng kapwa nyo. Tandaan ninyo, pribileho yung pinagkakaloob namin. Sobrang pribileho. Dahil ang national government may pagpapaaralan libre. Swerte nga kayo sa Maynila may pagpapaaralan libre. Sana lang. Sana lang. O, sa mga leader na mga to, kayo, tama na, tuso na ang gulang ninyo. Nananawagan ako sa inyo. Spare Manila. Alam niyo ako sino ang kausap ko. Nakikiusap ako sa inyo. Buong kababaang loob bilang mayor ng Maynila on behalf of the people of Manila. Nakikisuyo ako sa inyo. Huwag naman po sa mga bagay na inayos na namin. Huwag po. Dahil mangyayari po niyan, para malaman niyo lang, lulustayin namin ang pera ninyo. Perang ibinayad ninyo sa Maynila para ipampapintura lang dyan. Para isaayos din lang dyan. Pera nyo rin. Nasabi nyo nga, ay winawalang-yalang ng mga politikong katulad ko. Whether sa nagdaan o sa kasalukuyan. Oh. Ayun lang naman, no, ang panawagan ko sa inyo. Sa mga leader ng mga grupo na yan.
Wala akong sama ng loob sa inyo. Personally. But what you did is wrong. You have the right principle, and I respect that. Everybody has the right to think what they want to think. Karapatan nyo yan. Igagalang ko yan, at mararamdaman nyo yan sa lungsod ng Maynila. But when you try to express it, and if this is your expression, this is wrong. Pasensya na po kayo. Eh, yun lang ang pinakikiusap ko. Sa mga leader, alam kong nanonood kayo. Alam kong sinusubaybayan nyo ito. Nakikiusap po ako. Huwag naman po. O ngayon, sa ganun naman, o sa ating mga kababayang nanonood, pumanatag po kayo. Dinumihan nila, lilinisin ko. Dumihan nila, lilinisin ko. Dumihan nila, lilinisin ko. Dumihan nila, lilinisin ko. Hindi po ako mapapagod. Ipagpapatuloy po natin yung mga maliliit nating kaparaanan na maibalik ang pagsasaayos ng lungsod ng Maynila. Dahil karapatan yan ng bawat isa. Nandito, taga-lungsod ng Maynila. So yun guys, nakita natin yung reaction ni Yorme doon po sa vandalism, doon po sa May Lagos nila. Ni real talk niya, yung Panday Sining, yung pong grupo po ng anak bayan na bumaboy po doon po sa underpass. And as usual, Yorme was humble. Pinakita niya yung humility niya. Nakiusap po siya ng maayos. And hopefully po, makiisa na po. Huwag na po nilang palakihin. Huwag na po sana nilang subukan si Yorme Isko. Kasi po, para po sa Maynila, talaga pong makikipaglaban po yan, makikipag-away po si Mayor Isko. Kung kapakanan po ng taga Maynila, yung naagrabyado. And yun po, sabi nga niya, kung ang tunay na pinaglalaban po nitong mga grupo na to ay yung mga mahihirap, yung mga maralita, lalo po yung mga maralitang tagalungsod, yan po ang nakikinabang dyan po sa mga ginagawang maayos ng pamahalang lungsod. Huwag na po sana nila subukan, makiisa na po sana sila. And yun nga, sabi nga ni Yorme, kakampin nyo dapat kami. Okay? And nakita naman po natin kung gaano po yung reaction po ng tao against sa ginawa nila. Siguro po nagulat din sila, hindi nila akalain na ganun kalaki yung impact, yung negative impact against them dahil po doon sa ginawa nila pag-vandal na yun. So hopefully po, tapos na dito, huwag na lumaki, huwag na sa Maynila. Yun lang naman. Eh kung gusto na lang subukan, sana po eh wag na. Yun nga, nakikiusap na si Mayor Isko. Yun lang naman ang masasabi ko regarding dito. Nasabi na lahat ni Yorme, nakikiusap po siya. Move on na tayo, okay? Hopefully po eh maging makaisa na din kayo. So objective po namin. Kung meron po kayong gustong isaloobin na ilabas, ilabas niyo po, walang problema. Wag lang po do sa mga bagong pintura ng mga lugar po dito sa Maynila. So yun guys, start pa lang po ng Capital Report. Marami po tayong gagawin ngayon. Abangan po natin. See you po sa next video natin. Pilipinas, God first. So thank you lang din po sa ating sponsor sa Health and Naturals. So maraming salamat po. Health and Naturals Collection. Thank you.